false alarm pala na sundan ng kaliwat ka ng sagutan hanggang sa may tila na sermonan pa nga. Ang seryosong paglilitis na haluan ng suspense, aksyon at komedya na nagbigay buhay sa mga katagang courtroom drama. Nagbiruan at nagtawanan pero meron ding na high blood at may nagtakip pa ng tenga. Ilan lang ito sa makukulay na tagpo sa impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. I respect him as a Chief Justice, but this court must be respected. 44 days, 23 senator judges, 91 defense and prosecution lawyers, 49 witnesses, 1 Chief Justice. Sa isang paglilitis para patasikin o panatilihin ang pinakamataas na hukom sa bansa. Pero obserbasyon ng ilan, may mga pagkakataong ang seryosong paglilitis nagiging parang telenovela ng totoong buhay. Ang bansag dito ng ilan, Coronavela. The witness, Your Honor, is appearing to be very emotional. He is on the verge of tears. Unang linggo pa lamang ng impeachment proceeding na kumpusa na agad sa aksyon. Bago magsimula ang ika-apat na araw ng paglilitis, nagdulot ng tensyon sa Senado ang isang kahinahinalang itim na maleta. Pinamay pa ang laman nito sa isang K-9 at agad na responde ang bomb squad. Nang huli, ang mga laman lamang pala ng maleta ay mga audio cable, headset at mikropono. Isa sa media lang pala ang may-ari nito. If you have otherwise, I'll hold you in contempt. Sa mga telenovela, di mawawala ang konfrontasyon. Pero dahil tunay na buhay ito, tubig na lang ang kulang sa dami ng sabong natanggap ng prosekusyon mula sa mga senator judge. That has nothing to do with the preparation of these documents. You're harassing the witness. That is what you are doing. Literal na na-high blood si Senator Judge Miriam Defensor Santiago sa galit dahil sa dami ng mga anonymous o di kilalang tao na nagbibigay ng dokumento sa prosecution. Your idea of good governance, you act on anonymous complaints, you don't even bother to examine for yourself using your own brains whether these complaints are fair or not. May mga pagkakataong di na rin kinakaya ng prosekusyon ang mga sermon, lalo na kung may kasama ng that is contempt of court! Ang yayabang ng mga nagsasalita na ganyan ang ay my goodness! Referring to the prosecution as baka naman po pwedeng matanggal yon dahil baka hindi naman po maganda sa posterity natin na nababasa po yun na natawag po kami na no objection, Mr. President. Respect the term ga. From the record. At dahil sa di na kinaya ng tenga, nag-hear no evil post na si private prosecution lawyer Vitaliano Aguirre. Hindi na kasi daw niya matiis ang shrill na boses ng gentle lady from Iloilo. Kanina ho, nung nagsasalita si Senadora Miriam Defensor Santiago, nakalagay po ang inyong kamay sa inyong tenga. At para bagang ayaw niyo siyang pakinggan. Totoo po yan. Yan po ay isang kabastusan dito po sa isang miyembro ng hukom na ito. Alam po, totoo po yun. I really did it purposely. Because totoo naman po na talagang shrill ang voice na nasasaktan ang tenga ko eh. Ang mga konfrontasyon, makailang ulit na pinataas ang blood pressure ni Senator Judge Santiago. Do not drown me out by screaming in this courtroom. Only I can scream here and my fellow judges. Ay, kaya tayo tumagal dahil may oration pa eh. Huwag nyo kami i-orate dito. I'm hyperventilating because I'm very, very upset. I will leave this court immediately because I'm sure I have hypertension. I am not sure that they would... Ang depensa, di rin ligtas sa pagalit. We're cluttering this proceeding with so many collateral, irrelevant, immaterial issues. We're wasting time. Lalo na nang nag-press release ang mga ito na sinusuhulan raw ng palasyo ang mga senator judge ng 100,000,000 piso. Para di natignan ang dollar account ni Corona. Pangalanan ninyo kung sino at nang sa ganun ay hindi tayo nanguhula.
napakalalaki tayong lahat dito. This court is constrained to cite one of the lawyers of the defense, Attorney Roy, for contempt. Sinabi ni... Tulad sa mga napapanood na serye sa Dramarama, sanay na tayo sa mga bangayan ng angkan. Nasaksihan natin ang awayan ng pamilya Corona at Basa. Wala naman po siyang trabaho eh. Buong buhay naman niya spoiled brat po eh. He's a farmer. That's a job. Yung mga magsasaka, not working hard, it's a job to provide for their family. And that's a job. So, and he provided very well for us. He disciplined us. Pero nagtapos din naman sa pansinan at yakapan. Napakakulay talaga ng Corona Vela. Araw-araw may dapat abangan tulad na lamang ng... Nag-cash advance siya ng 11 milyon. Ano po ang diferensya na pagkakaiba ang cash advance, loan o utang? Sino tinatanong niyo? Isang tanong pa, pagod ka na ba? Okay lang. Nung una kang gumupo dyan... Pagod na po yung boses ko. Tawa ka ng tawa, ganda-ganda mo. Ngayon, parang haggard na haggard ka na. Ito, Mr. President. At sino mag-aakala na mismo si Ilocos Norte Representative Rodolfo Fariñas ng prosecution hindi pala pumirma sa impeachment complaint? Kayo ba huwag pumirma sa impeachment complaint? Hindi po. Eh dahil sobra-sobra naman po yung pumirma na 188, hindi naman po kailangan yung pirma ko. At saka medyo masama rin po kasi yung pagkagawa ng konti. Hindi na lang ho. Hindi na lang ho ako pumirma. Dahil nga sa mga naglalagablab na damdamin, di maiwasang magbitiw ng mga linyang talaga namang tatatak sa mga manunood. Ako po ba ay hadlang? Ako po ba ay sagabal sa kung ano o kung kanino? I request the secretariat should record in our journal that I said, wah! Di rin maiwasang panghiram ng coach. At ang ikinagulat ng lahat nang mag-excuse ni po si Corona at nag-walk out na lamang bila. I've ordered all the doors closed. Upset, but I discussed that. Order. Senator Hunasan is DD. Dishonorably discharged. Siyempre, kahit gaano kainit ang usapan, likas pa rin sa ating mga Pinoy ang magpatawa. Kaya meron ding comedy. Mr. President, may beg please that I should be called the lady senator because it sounds to me like the baby senator. On second thought, I will not object to lady senator even if it sounds baby senator because it sounds like a term of endearment. And it might refer to certain physical assets that I might possibly possess. The distinguished Senator Bong Revilla, aka Panday. Pero sa huli, bumabalik pa rin sa seryoso ang usapan dahil hindi biro ang ma-impeach ang punong maestrado ng Korte Suprema na kauna-unahan sa ating kasaysayan. Masalimuot ang mga isyong pinagtalunan. Apektado, di lamang ang pamahalaan, kundi pati ang taong bayan.